Good morning, guys. So, ngayon, ihahatid natin si Casey sa school. Pero pinaglalakad ko na lang siya ngayon. So, pina-practice ko na siyang maglakad going sa school. Malapit lang naman yung bahay namin sa school. Kasi magsa-summer na eh. Pwede na siya maglakad. Marunong na rin siyang tumawid-tawid sa kalsada. So, kayang-kaya niya nang mag-isa. Pero ngayon, sinasamahan ko muna stop, para kahit papano, ma-guide ko pa rin siya. So, dito, nagpaalam na ako. Kunwari, hindi ko na siya yahatid sa school. Pero binidyohan ko na lang siya. Ayan, malayo na siya. Pero sumunod pa rin ako dyan para makasure na nasa school talaga siya. Kala niya hindi na ako susunod. Ayan. Love you. Sige na. Nagpaalam na ako. Sabi ko, see you later. Kasi ipipick up ko rin siya mamaya. Ayos, nasa school na siya. Wala, wala tayo. Sarado ko yung garage. Ayaw gumana nung ano ko, nung remote ko sa garage. So, yun guys, makakatid ko lang kay Gazy. Naglalakad ko siya ngayon papunta sa school. Bali, tinuturoan ko kasi siyang maglakad na. Kasi summer ngayon eh, magsa-summer na. So, masarap na maglakad. At saka nung buong winter, halos nasa bahay lang sila. Mas walang activity. So, mas maganda sa mga bata may activity. At least kahit paano. Napapawisan. Alam niyo naman dito sa Alberta. Halos kalahating taon yata na winter eh. So, kalahating taon din yung mga bata na walang activity. So, take advantage natin yung summer. Yun lang guys, tapos ngayon, magsasakyan na ako. Bibili ako ng groceries eh. Mamili tayo. Wala na kaming mantika, wala na kaming ano. So, mamili ako ngayon. Tapos, guys, siguro alam nyo naman yung vlog na to ngayon. Dahil nakita nyo na siguro sa screen kung anong title. So, nakalimutan ko rin kasi sabihin sa inyo yung hindi ko alam kung ano, kung good ba to or bad. Doon natin malalaman, di ba? So, intro muna guys. Yun, kung napanood niyo yung video namin na road to PR. So after kasi noon, nag-medical kasi kami noon. So after noon, waiting na lang kami sa result noon. So kasi yung kasamahan namin, makwento ko lang, no, same kaming agency. Nag-agency kasi ako, hindi ako DIY, guys. So same kami ng agency yung kasamahan ko after niya mag-medical. 2 months yung hinintay niya para ma-receive niya yung PR niya na approved na. So, kami naka-hold. So, bakit naka-hold? Naka-hold kasi alam niyo naman si Mrs. ay buntis. So, si Mrs. ay hindi nag-X-ray. Kaya ang nakalagay dun sa X-ray niya is on hold. So, nag-decision kami na hintayin na lang yung panganganak niya bago siya mag-X-ray. So, kaya naka-hold yung application namin. Pero walang ano doon, walang epekto, walang hindi maapektuhan yung application. Kaya lang naka-hold lang talaga. So, hindi ko rin alam kasi may mga nagsasabi na baka lumabas daw yung sa akin o kaya yung sa at saka yung sa anak ko, mauuna kami kay Mrs.
So, si Mrs. Tupalo na lang. So, hindi naman siya bad. So, hold lang talaga dahil nga buntis si Mrs. Kaya, pwede naman siya mag-extray actually. Kung gusto namin, magsasign kami ng waiver. Kaya lang, baka may mangyari sa baby, diba? So, hindi na namin ni-risk. At saka, ano na lang naman eh. 2 months na lang, mahanap na rin siya. So, hintayin na lang namin yun. Tapos, after nun, saan na siya mag-extray. So, nandito na rin naman kami. At saka, naghintay na kami ng matagal. 2 months lang naman yun. So, para safe si baby, diba? So, ayun lang guys. Share ko lang sa inyo kung bakit kami na delay yung application namin, but medyo na delay. So, dahil lang sa ganun. Pero, hindi siya in bad ways. So, sana, nagpe-pray pa rin naman kami. Sana, kasi, alam nyo na, yung government yung ano eh, magde-decide pa rin yan, di ba? So, under review pa rin yung mga application namin. So, sana naman, maging okay ang lahat. So, walang sana mangyari. So, yun lang guys. Nakalimutan ko lang talaga sabihin sa inyo again. Kasi, medyo busy. So, tagal rin akong ano, hindi nakapag-upload. Tinatry kong mag-upload daily yung daily vlog. Pero, talagang ano, busy. Sobrang busy. Lalo na sa store namin, busy. Pagka umuwi ako sa bahay, talagang gusto ko magpahinga lang. Kaya lang, pag-uwi ko naman sa bahay, kailangan din magluto ulit para sa kakainin namin. So, umahanap lang ako ng ano, ng extra time para mag-ganito. I-update ko kayo guys pag may pagkakataon na makapag-vlog, mag-vlog tayo para updated to, di ba? Makatulong yung mga video ko sa inyo. So, hanggang sa next vlog guys, mag-grocery lang tayo ulit. Bye!